afternoon guys, dito tayo nakapag-vlog. So yun, ito na yung mga materials natin for our next project ngayon, itong ating tour case. So meron tayong tang and groove dito, yung legit na ano na to, angular tang and groove pala natin. Ayan, order natin sa mga Shopee syempre. At itong mga mukhang natin, na rin. So, na-assembles na natin itong box. So, gagawin natin, kakating tayo ng aluminum and inamount natin doon. And siguro mamayang hapon doon na tayo makakapag-assemble kasi medyo mahaba-haba ba yung process na ito mga tol. So, kakasimula ko kanina. Ayun, nakita nyo naman kanina yung time-lapse. Inuna ko na yung pinakita yung time-lapse na. So, work in progress tayo. Kailangan matapos natin itong torque case natin within this day. Hanggang gabi, kung kayang overtime, overtime natin dahil may hinahabol tayong time. Alright, so let's go. Check tayo mga tol, 2:29 na ng hapon. So yun, nagpa-cutting na ako ng aluminum or yung ating TNG dun sa may aluminum shop dito sa kapitbahay namin dahil na mahirap dito sa grinder yung pag-cutting, lalo na kapag naka 45. So ito na siya, 45 na siya mga tol. So lagyan lang muna natin ng 40 ka and then papatuyuin din sa pang tayo. Assemble na tayo. Tapos bukas na siguro para doon sa gagawin natin kakaiba at dito. So meron tayong mga phones dyan. And the same time, lalagyan natin ng doghouse sa bandang likod. So explain ko sa inyo bukas mo ano yung doghouse. So ang importante, pa-assemble muna natin itong lahat ng accessories and anything. Alright. Alright, mag-cover na tayo. Ito siya. So wala muna tayong gagamitin Cornica ngayon dahil di pa tayo nakakabisita ng bagong bukas pa lang na City Hardware dito sa malapit sa atin, no? So hindi pa natin na-check kung meron. So siguro sa susunod, sabay na rin natin pagpili natin ng ladder aluminum natin. Sabay na natin tumingin ng mga Cornica. Para sa mga susunod na projects natin, is Cornica na yung gagawin natin. So for the meantime, dahil meron lang din naman tayong extra dito na ang cover natin, yun na lang muna gagamitin natin. Yung parang tolda. Kasi syempre hindi naman, kahit naka torque case naman tayo, yung mixer naman yung nilalagay natin dyan. So hindi naman pang bardagulan talaga yung eksena natin. Kaya alagaan pa rin natin itong torque case. Iwas gas-gas hanggat maaari. Alright. So kapit muna ang Cornica mga tol. So hopefully makasimple ko to hanggang ngayon, hanggang mamaya. Tayo mga alas 5 na, 4:46. So ito na tayo ngayon, mamaya na tayo maglinis or after na natin ikabit lahat ng accessories nya saka tayo maglinis. Medyo madumi na itong ating aluminum, hindi na masyado makinta. Okay na, tuloy muna tayo, tuloy lang. 2 hours later. Alright, so alas 7 na mga tol, no? So natapos na natin, na-bold weld na natin to. At bukas na lang natin tuloy sa interior. Bibili pa tayo ng mga rubber mat para malinis yung loob. Alright, ito na siya, oh. Mukha na siyang kahon. The next morning. Ayan, so good morning guys. Dito tayo dito sa ating ginagawang hard case or tour case para dito sa ating 1604. So ito siya. Titignan natin yung loob, then gagawin na natin is yung kanyang
dog house. So ito nga to, no. Kagabi, dahil para mapilis tayong gumawa, nilagyan na natin siya ng rubber. So nakaupo siya sa rubber para kahit papaano meron siyang singawan sa ilalim. Ayan, hindi ko siya binuo. May space sa loob para may airflow. So ito, tatakpan pa natin to. Or siguro ganyan na, kasi palinis naman yung rubber eh. Yung doghouse na lang, mga tol. Tapos na tayo. Alright. Alright, mga tol, update tayo. So ito na. Drawingan na natin to para sa doghouse natin. So dito siya, tatayo siya dyan. Alright, and then itong bubutasan natin to. Tapos magkakaroon tayo ng takip dyan with hinge sa likod para may sarado tong likuran natin. Ito. So makikita mo na lang mamaya, mga tol, eh, pagkatapos kong gawin. So tingnan natin kung kaya mong gawin ngayon kasi hakti na ako ngayon dahil may kakay pupuntan tayo. Bibili tayo ng ibang materials like ganito para dito para gusto. So yun, hindi pa natin naayos yun. Meron pa tayong mga gagawin dyan, like lalagyan natin ng rubber matting sa loob. May re-repair ako dyan ng konti. Alright, update tayo sa doghouse, mga tol. Ayan na siya. Na lang ang ilalagay natin. And then tapos na tayo dito sa doghouse. Alright. So bibili muna ako materials mo ito. Ito muna ako, alabinos. Mamayang gabi na natin ang tuloy. O mamayang hapon pagdating ko. Bibili muna ako ng mga kulang pa dito. Right. More moments later. Alright, update na tayo dito sa project natin, mga tol. So nagawa na natin itong kanyang dog house. So ito siya, bubusan natin. Ayan. So tatapusin ko muna yung sa takip ng atula. Bali, stops na yan. Stops na yan. Kater block natin para ano. So dito naman ako ngayon, mga tol, sa may takip niya. So nilalagyan ko rin ng rubber mat. At ito yung makapal. Ito yung magkakawak sa kanya. Yung ewan ko, basta ang tawag dito sa foam na to, parang chinelas. Ang tikas niya, so lagarin bakal yung ginagamit ko pang cutting. So ito yung mag-hold kay mixer since wala nga siyang bracket. So mangyayari, sasalpak natin dito, isusukat natin, and then ipipress niya ito once na sinarara. Ito yung ipipress niya. Okay? So ganun lang, mga tol, no? So siguro kapag ano, may matitira pa dito, maglalagay din tayo ng another dito para mag-press sa kanya dito sa tapat na ito. So kapag hinigpitan natin yung pagkakalak, itutulak niya na rin yung ano, yung foam natin para kahit na sa sideward natin siya ano, buhatin, okay lang, safe yung ano natin, yung unit natin sa loob. All right. So update na lang ako mamaya ulit, mga tol, no, dahil gabi na. At bukas eh yun na yung event po ng sabak ng ano natin, mixer natin na to na nakaayos na ganyan. Alright, so kita-kits tayo mamaya, mga tol. Update ko kayo. A few moments later. Alright guys, so good evening. Ito na ang ating tool case para sa ating VLC 1604. Yan, ang ating mixer. So bubuksan na natin. Siyempre, naglagay na rin tayo niya. Ganyan. Natin. Dito sa side yung kanyang handle, bali apat yung nilagay natin. Yan. Ibuksan, DJ Anjo. Yan. So tatanggalin natin yung ano, takip at ililipat. Syempre ipapakita muna natin yung takip dito. Yan, mga tol. So bali ito kasi use na ano na to, na plywood. Ito kung nandiyan. So ito sa loob, medyo nabitin tayo ng rubber matting natin, kaya hindi natin nalagyan lahat. So ang purpose naman ng rubber matting, mga tol, bukod dun sa salo siya ng
or shock absorber siya, is the same time kapag malamig yung panahon, nagmo-moist kasi itong mga plywood. So na-prevent niya yung ano, yung paglabas ng kung anong moisture dito, yung namumuti-muti, which is pwedeng makaapekto dito sa unit na magsisimula doon yung mga ano, mga kalawang. So tanggalin ito, ilagay dito. So ito na yung torque case natin para dito sa ating mixer. So bali, ayan siya. Bubuksan natin yung ano, doghouse. Ito yung doghouse ang sinasabi ko, mga tol, doghouse. Ayan siya. Ayan, mukha siyang bahay ng aso, no. So nilagyan natin nitong doghouse, mga tol, dahil lahat ng port natin, lahat ng mga ano natin, saksakan natin is nasa likod. So para maiwasan natin na kunyari may mga lumapit sa atin sa harap ng mixer natin, ganun, ma-prevent natin yung may masagi silang mga wires dito sa likod. And the same time, syempre kapag medyo umuulan, ayan, maiiwasan din natin yung ano, yung talsik, no? So mas safe siya kapag meron siyang doghouse. Ayan, so malinis sa ibabaw, mga tol, wala ka talaga makikita ang mga lagay ng wires. So lahat lalabas dito sa may butas. Ayan. Ayan yung doghouse na sinasabi natin kanina. Bahay ng aso. Ayan, oh. Alright, so dito ko muna i-end yung vlog natin ngayon, mga tol. Siguro kung kukwentahin natin, parang dalawang araw ko talaga itong ginawa. Ayan, so dito nga pala, meron tayong maliit na space sa kahit papano pwede natin ilagay yung laptop natin dyan. Alright, so kita-kits na lang bukas, mga tol, dahil meron tayong event. Alright. Babush.